pero masarap, lalo na kapag umuulan. Paborito ng mga Ilocano, ito ang Papaitan. Imbes na maging bitter sa hirap ng buhay, ang magsasakang si Alberto, minarapat na lang na magluto ng pinapaitan. Diyan amin tinaglutok, ma'am. Awan angot na nga, kalding, ma'am. Sa diyan na doon, maadaangot na nga, kalding nga, ma'am. Siyaw natin. Ang sarap daw ng kanilang papaitan ang nag-ahon sa kanila sa kahirapan. Isa nga nagkarindiriya, ma'am, ta adadot makita, ma'am. Data at data bukit, ma'am. Ang pinanggagalingan ng pait ng papaitan, isa sa mga laman loob ng kambing na ang tawag papait. Pinick up ni Alberto ang order nitong dalawang buong kambing sa kanyang kumparing si Edwin. Nagpainit na ng tubig sa kawa para sa pagkatay ng mga kambing. Yung ulo at saka paa. Ang mga kinatay na kambing isinakay sa tura-tura o tricycle na walang bubong. Pagdating sa karinderya, agad ang mga ito sinunog. Sinusunog para matanggal yung excess na balahibo. Pag hindi marunong ang nagkatay, pwedeng mabaho ang papaitan. Pero kung marunong, primera klase. Itong laman ng loob ng kambing, pero meron tayong reserva po, ma'am. Pagkatapos, magkakatay ito yung mamaya. Diretso dapat paghahalo. Hindi pwede dumidikit. Papait. Ang sikreto raw, ang buto at balat ng kambing. Famous. Kapag sinabing papaitan, sikat din dyan ang kabanatuan. Ipinapartner ito sa pandesal, pampawala raw ng amats o hangover. Natutunan ko siya dun sa mga kasama ko din na nagluluto dati. Naging paborito, ako lagi nilang tinatawag. Si Joey, ang isa sa mga masarap daw magluto nito. Kanina pa namin hinihintayan. Bukod sa pait, ang nagpapawala raw sa amats o hangover, ang asim nito nagmumula sa kalamansi at dahon ng alibangbang. Pagka kasi yung mga usbong lang ng sampalok, para siyang sinampalukan yung itsura niya. Mga dumi niya maglabas. Ito na po yung unang kulo na itatapo natin. Ipe-pressure cooker na siya. Ito, ilalagay na natin ngayon yung pait niya. Lagyan natin yung kalamansi. Ito na po yung alibambang. Yung pong pait. Yung lambot po ng karnes, actually lang po, naghahalo po yung asim niya sa kapait. Pwede po bang i-take out ko na lang to? Sa probinsya naman ang Ilocos Sur, ang bersyon nila ng papaitan, kung tawagin, sinanglaw. Kung sa papaitan, inihahalo na ang papait sa sinanglaw, customer mismo ang maglalagay nito. Depende sa kanyang panlasa. Ito ang pinipilahang sinanglaw sa syudad ng Vigan, ang first sinanglawan ng pamilya Azada. Kahit ganong kahaba yung pila, pumipila po kami kasi sobra pong sarap ng sinanglaw dito. Puso, dila, tinimiu. Syagaan ang pagluluto ng sinanglaw. Alas 4 pa lang ng umaga. Papakulo na sila ng 70 kilo ng laman loob ng baka at kalabaw. Ang lutuan, pinasadya. Oo na, ginagamit namin pagpapalambot ng karni, kahoy. Kasi hindi pwede sa akin yung mahusok at saka nangingitim yung mga kaldero, ma'am. Yung uling, hindi masyadong nangingitim yung mga kaldero. 4 na oras, pinakukuluan at pinalalambot ang mga laman loob. Pag pwede na, ihahango namin. Pagkatapos, ihiwain ko na sa pyesa-pyesa.
Ito po yung isang sikreto na nagpapatawis ng sabaw ng sinanglaw o yung pinaglugasan ng bigas. Pero ang pantimplang papait, 30 minuto lang pinakuluan at saka sinala at inilagay sa mga bote. Pag may natitira, pwede natin ipapainit ulit. Kasi kahit 1 week yan, hindi napapanis, ma'am. Samantala, nung lumambot na ang mga laman loob, ang kaldero inilagay sa labba o yung malalim na bilao at saka binalot ng papel para hindi agad lumamig. Sabaw pa lang kasi ulam niya. Kwento ni Francisco, ang kanyang nanay Itang, ang una raw na nagbenta ng sinanglaw sa siyudad ng Vigan. Buhat-buhat lang niya yung sinanglaw, nakalagay sa banga. Nilala ako doon sa malapit sa Heritage Village. Nung una, sa pamangkin namin ibinigay, ma'am. Nung binigay na sa amin, kuha naman ng misis ko ang timpla. Kasi nung tumatanda na siya, ma'am, sinabi niya sa akin, tutulungan ko lang daw siya sa kusina noon para malaman ko kung anong sikreto niya. Pag nagtitimpla kami ng sinanglaw, tinuturoan niya ako kung paano paglagay ng mga suka. Nag-umpisa lang sila sa maliit na pwesto sa may post office. Hanggang lumago na ito, lalo pat mabilis itong maubos. Wala pa pong nagpapakita ng mga nakalimbag, ng mga aklat, mga publications na talagang nagpapatunay na sila po talaga yung pinanggalingan ng sinanglaw. Pero according to oral tradition, sila po talaga. The best po na sinanglaw sa Ilocos Sur is yung malapit sa post office. Kasi doon, dinadayo ng mga tao. Ito naman ang tinatawag nilang carjack, papaitan, ideya ng mag-asawang Pep at Kirbel. Yung recipe po talaga originally sa lola ko po eh, taga-kabanatuan po siya. Tapos in-apply na lang po namin. Sarap. Dahil nga doon sa bone marrow, masarap siya kesa sa ordinaryong papahigan. Pero teka muna, yung mga mataas po ang uric acid at may sakit na alta presyon o sakit sa puso, bawal po ang papaitan. Aatake na yung gouty arthritis natin dahil yung mataas natin na pagkain ng papaitan ay makakataas ito ng ating uric acid. Kasi kapag marami tayong intake ng protein, tumataas din yung ating mga protein waste. Ang mataas na uric acid sa ating mga dugo ay magkakatrigger na ng gouty arthritis attack. Ang bitter, talo. Pero pagdating sa sarap ng papaitan, lahat panalo. Natakam ka rin ba sa papaitan? Tweet na gamit ang hashtag KMJS.